Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagalob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagkarito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat sa kanya, mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Believe.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa, huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong Biblia, mayroon pong tinatawag na apat na ebanghelyo o mabuting balita. Ito ay yung binabasa natin tuwing Linggo na ating pong pinagninilayan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, ayon kay San Marcos, ayon kay San Juan, ayon kay San Lucas, na ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. At isang paalala ito, no, na dahil sa kanilang pagsusulat, dahil sa pagsusulat ni San Lucas, ay nakilala rin natin ang isang bahagi, no, kung sino ba ang Poong Jesus Nazareno, paano ba makitungo ang Diyos sa atin, at paano tayo lalapit sa Diyos. Ito yung napakalaki at napakahalagang kontribusyon ni San Lucas. Na kung tutuusin, si San Lucas ay nagsimula lang din sa pagiging alagad. Sabi nga sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ikinikwento ni San Pablo na si Lucas na lang yung natitira. Lahat umalis na. Nung siya po ay nililitis, lahat parang nagkanya-kanya na. Yung iba naman may mga sariling misyon na punta na sa iba-ibang lugar. At ang sinasabi niya kay Timoteo, tanging si Lucas na lang ang kasama niya at nananatili sa kanya. At ngayon, si San Lucas naman yung nagpapatuloy ng kwento o pagpapahayag ng mabuting balita. So ang pagpapahayag pala ng mabuting balita ay isang paraan ng pagkikwento. O para maipahayag natin ito, ikinikwento natin ang nagiging karanasan ng bawat isa na may kinaugnayan sa Diyos, yung spiritual experience natin. Yan nga ngayon, no? Ang isinulat ni San Lucas ay pawang katotohanan tungkol sa katotohanan. At sino yung katotohanan? Si Kristo. Di ba? Ako ang daan, ang buhay, katotohanan.
So ang isinusulat niya ay tungkol sa katotohanan, sa kanyang naranasan. Para kasi isang biyaya po, isang grasya yung maranasan mo ang Diyos. At ang bawat grasya ay hindi pwedeng kimkimin, sarilinin. Dapat itong ibinabahagi. Hindi naging madali para sa mga alagad ito. Kaya nga nagbuwis ng buhay, kaya nga tayo nakapula. Kasi isa si San Lucas sa nagpahayag ng katotohanan at na martir. Kasi ganun yung magpahayag ng katotohanan. At hindi pwedeng matakot magpahayag ng katotohanan kasi yun ang tama. Kahit pakitlin ang buhay mo ng mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan, kailangan tayong magpatuloy. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, no, maganda po itong isinulat ni San Lucas na natutunan niya, no, at kinikwento niya sa atin. Sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. At ito yung panyaya sa ating lahat. Hindi pwedeng maputol, no? Hindi pwedeng mawalan tayo ng tao na namumuhay sa katotohanan, nagpapahayag ng katotohanan. So paano ba tayo makakatulong? Paano ba natin magagampanan itong challenge na ito? Total, ang dami-daming challenge sa social media. Baka pwedeng tingnan natin yung isang aspeto na china-challenge tayo para magpahayag ng katotohanan. Sa paanong paraan? Sa pagsusulat. Ikwento mo. Ano ang naranasan mo sa Poong Jesus sa Sareno? Bakit ka naging deboto? Bakit ka nagdidebosyon? Ikwento mo. Kasi hindi pwedeng, no, parang naghimala sa'yo, tapos na, sa'yo na lang. Hindi. Kasi gusto ng Diyos, gamitin ka para maging himala ka sa ibang tao. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Kaya nga lahat ng sumusulat sa Biblia, hindi patungkol sa sarili, hindi pag-aangat ng sarili, kundi ang mas naipakikilala ay ang Diyos. Kaya po, nawa, no? Sa panahong ito na maraming tukso sa pamamaraan ng pagsusulat, eh tayo po ay inaanyayahan maging kabahagi ng mga manggagawa. Sa simpleng pamamaraan, lahat naman po, halos lahat na, meron namang social media. Kahit nga vendor, kahit nga mga namamalimos, merong social media. Bakit hindi natin gamitin yung mga daliri natin? Kung hindi ka man makapagsulat, dahil nga lahat ngayon, puro type, puro click. Maganda rin suriin, no? Ano ang pinopost mo? Ano ang sinusulat mo sa iyong mga social media? Diyan ba nakikita at naipapakilala mo ang Diyos? O nakikipagsabayan tayo dun sa mga kasinungalingan na kung ano-ano na lang ang ipinopost? Minsan buhay ng ibang tao, isusulat mo, no, ichichismis mo. At talagang maraming tao yung mayaman sa pagchichismis, sa pagsusulat ng mga fake news. Eh, meron tayong responsibilidad. Gusto natin malaman ng totoo, pero ikaw naman, kahit kasinungalingan, share ka ng share, post ka ng post. Yung mga sinusulat mo ba sa social media, nakakatulong ba yan magbigay ng pag-asa o nakakadagdag mapadepress ang mga tao? Yung mga pinopost mo ba, nakakatulong mapatibay ang relasyon ng ibang tao o dahil sa post mo, nasisira ang relasyon ng ibang tao? So, maganda po, no? Suriin natin. Yung pinagdarasal mo, pwede mong isulat yan, no? Yung dasal mo, itype mo sa social media.
Pag sinagot, i-type mo din, magpasalamat, para malaman ng tao na ganun pala kalakas ang panalangin, kahit isulat mo lang. Pero yun nga, no? Isang hamon ito para sa ating lahat. Hindi natin nakikita o kaya naman minamaliit natin yung kakayahan natin na mayroon tayong maiaambag para makatulong magpakilala sa katotohanan. Meron, no? Kahit matanda na, kahit senior ka na, kahit nga bata eh, lahat po pwedeng maging kamanggagawa para nang sa ganun mas marami po ang makarinig ng mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito, ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa iso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ipapasa
pag-asa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap naming sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.